Alvin, bukod sa matulungan itong mga nakaligtas at ang pamilya ng mga nasawi dito sa pagguho ng tulay dito sa Laway, Bohol, nais din ni Pangulong Rodrigo Duterte na maiahon na sa pinakamadaling panahon ang mga sasakyan na nakalubog pa rin dito sa Ilog ng Lubok. Gusto rin ng Pangulo na sa darating na Lunes ay makakuha ng report mula sa iba't ibang kagawaran kaugnay ng trahedya. Hinihintay ni na Alberto na maiangat mula sa Lubok River ang sasakyan nilang nalubog nang bumagsak ang tulay sa Laway, Bohol. Namatay ang isa sa mga kasama nilang naipit sa loob ng sasakyan. Habang naghihintay, minabuti ni na Alberto na kunin ang financial aid ng lokal na DSWD na 10,000 piso sa bawat nakaligtas. Pero ikinagulat nila nang isama sa alternatibong ipapakitang ID ang voter certification. Sabi nila ID, tapos yung IDs ko nandun pa sa sasakyan, so nahingi kami ng alternate. Tapos yung sinabi nila is police clearance at voter certification. Sila nalang bigyan namin ng 10,000, tapos pa-try namin silang ihulog sa bridge na maraming debris. Kahit hindi naman voter, pwedeng na dadamay dun sa aksidente. Ayon sa LGU, optional lang ang voter certification. Kailangan lang magpakita ng anumang pagkakakilanlan ng mga kukuha ng ayuda. Isa kasi sa iniutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang masigurong matulungan ang mga nakaligtas at ang mga namatayan. Pinapunta rin ng Pangulo sa Bohol si DPWH Secretary Roger Mercado. The instruction of the President is very specific to submit a report on the retrieval operation and for the DSWD to submit a report that they have attended to the victims. They have provided assistance and for the DOH to provide assistance to those who are brought to the provincial hospital in Tagbilaran. Tinapos na rin ng lokal na pamahalaan ang search and retrieval operation sa ilog. Pero ang isa pa nilang misyon, maiahon ang mga sasakyan sa ilalim ng ilog, lalo't may mga tumatagas na langis. We don't have commercial divers in Bohol. We will be calling them from Cebu and we can commence salvage operations. Nagsagawa ng bathymetry test ang DNR sa Laway para tignan kung ano ang itsura ng kurba ng ilog at kung may iba pang nakalubog na sasakyan na hindi pa nailista. Chinek din ang kumakalat na langis sa ilog. Alvin, lumalabas kasi doon sa bathymetry test na maaring hindi lang 12 sasakyan ang kasalukuyang nakalubog pa rin dito sa ilog. Kaya kailangan ng tulong o humihingi ng tulong ang Bohol divers mula sa technical divers mula sa Cebu. Alvin? Linawin lang natin, sasakyan na lang ang isa salvage, di ba? Yung iaangat, wala nang tao doon. Ayon sa mga divers, ilang araw, ilang gabi na nilang sinuyod itong ilog na ito, wala na silang nakitang tao dito. Kahit yung isa o dalawang sasakyan na nakikita nilang maidagdag sa listahan, nahihirapan lang ngayon ang mga divers dahil 4 to 5 meters ang lalim nitong ilog at maputik. Pero siniguro nila na wala ng tao dito sa ilog. Alvin? Maraming salamat, Jackie Manabat.